Kaninong anak yung bata? Sa akin ba? Wala kang pakialam sa anak ko. Oo, hindi lang yung gusto kong mangyari. Sobrang hirap ba talaga ng pinagdaanan mo na pati ang katawan mo kaya mo nang ibenta? Wala kang karapat at husgaan ako! Hindi na tayo! At hindi mo mo anak si Ron Ron! Kung hindi sa akin, kanino? Ha? Sino? Bitiwan mo ang asawa ko! Dali sa pulis yung gatecrasher na yan! Hindi ako gatecrasher dito. Yung anak mo yung naging bita sa akin dito. I don't care who invited him. Basta lumayas ka. And you too, Stella. Leave! Just leave! Ang usapan, liligawan mo na siya ulit. Wala naman akong sinabi na susundin ko yung pinlano niyo, di ba? Ang gusto ko lang, malaman ko kung anak ko yung bata. And? At naniwala ka naman sa kanya? Ayoko nang umasa. That is your last meal here. Umalis ka na, Stella. And then what? Ibibigay mo ang bahay na ito sa bago mong asawa? Wala akong interes sa mansyon na to, Stella. Then leave! You want this house? You can have it! Kaming aalis! If that's what it takes para tigilan niyo si Luisa. Alam niya bang nabuntis si Luisa? Ha? At nandito pa ba siya nun? Sana naiisip mo naman na habang ginugulo mo ko, mas apektado si Fred. Kaya nga gusto kong ialis na niya ang mga bagay at mga taong nakakasama sa kanya. Ikaw yon. Dahil kahit na ano pang gawin mo, hindi nakakabuti kay Papa. Nakakasama ka lang dahil binibigyan mo ng kahihiyan ng pamilyang ito. Kuya, wala na, di ba? Lumayas na siya dito. So ano, pakialam ko kung ano nangyari sa kanya pagkatapos. Hindi nyo man lang alam kung sino nakabuntis sa kanya? Magkakasama kayo sa bahay? Ha? Hindi nyo man lang alam kung nasalisihan ako kung sino man yun? Ewan ko sa'yo, Ivan. Utang na loob. Tantanan mo na yan si Luisa, ha? Umabsent ka para dyan. Ha? Hindi ka rin nag-iisip, ano? Pag nawala ka ng trabaho, pare-parehas na naman tayong mga! Nako, buti naman nasampal mo yung Ivan na yan, no? Dapat dinamihan mo. Kapal na mukha niyang manumbat sa'yo, mahirap kaya ng pinagdaanan mo. Pero lang naman kami nahirapan, eh. Alam mo, masakit na hinuhusgahan niya ako, pero kahit papano naiintindihan ko naman siya, nakita ko naman na nasaktan talaga siya. Naawa ka na? Huwag na, sis. Pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Isipin mo na lang yung kalokohan ni Ivan. Nakipagsabuatan siya kay Stella para guluhin ka. Tapos, ayaw pa tumigil nung stepdaughter mo. Grabe rin, no? Akala ko, super giginhawa na yung buhay mo kay Sir Fred. Yung pala. Ang daming intriga, ang daming issue. Ang daming kontrabida. Kaya nga, hindi ko na lang sinabi kay Ivan, eh. Sinungaling na lang ako sa kanya. Para tumigil na siya, hindi ko na sinabi sa kanya na siya talaga yung totoong tatay ni Ron Ron. Para hindi na rin siya makipagsabuatan kay Stella. True. Kundi, muro problema ka na naman sa kanya. Pang-inom. Alay, Esmi, tagay muna tayo. Oo, mamaya na. Minsan lang naman, Nay. Naku, siguro tumuhin mo yan, ano? Tagay tayo. Ano, dipesa-pesa ka ngayon, dahil dyan kay Luisa. Ano akala mo? Naaalala ka ba niya ngayon? Hindi! Kasi ang inaalala niya ngayon, yung nakahiga siya sa tiba-tibang pera nung kanyang DOM na pinakasalan, di ba? Oh. Ay! DOM? Ibig sabihin, pumatol si Luisa sa matanda. Wala ka talagang binatbat, Ivan. Akalain mo, si Lolo, habang tumatanda, lalong sumasarap. Hanip pa rin talaga si Lolo, eh, no? Umaari mo pa. Sa kama! Boom! 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 Boom!
Ay! Lumayas kayo sa bahay ko, Ernest! Ano na? Ivan, lumayas! Tama na! Tama na, tama na. Ayan, nakasakay na din si Rio. Hanggang ngayon po, inatid niyo pa rin siya sa sasakayan, no? Oo naman. Kaisa-isa eh. Para si Ron-Ron. Kaya naiintindihan ko kung gano'ng kakaingat sa anak mo. Kaya lang, Luisa, sigurado ko na ba dyan sa desisyon mo tungkol kay Ivan? Alam ko, iha, magulong sitwasyon. Iniisip mo si Sir Fred, yung anak at mga apo niya. Pero si Ron-Ron ba, iniisip mo na hindi habang buhay bata ang anak mo? Lalaki yan, magtatanong. At matutuos niya na hindi si Sir Fred ang tunay niyang ama. Alam ko naman yun na eh. Handa naman ako sagutin yung mga tanong ni Ron-Ron. Pero gusto ko po sana mawala na si Ivan sa buhay ng anak ko. Ewan ko sa'yo, Ivan! O, di ngayon, nasasakit ng katawan mo, di ba? Pero kanina, kala mo, action star ka, di ba? O, di ba? O, tingnan mo ngayon itsura mo. Paano ka papasok ng ganyan? Ewan ko sa'yo, Ivan! Bahala ka sa buhay mo! Nay! Ano? Tama na yan. Ako, pagsabihan mo nga yung kapatid mo! Kuya. Oh. Hindi ka talaga titigilan niya ni Nanay hanggang bukas. Ikaw naman kasi, ang kulit-kulit mo rin eh. Hanggang ngayon, nagbabaliw-baliw ka kay Ate Luisa. Balibaliwan nga siguro. Ikaw ba naman, ibigay mo lahat eh. Lahat, kahit kapit sa patalim, binigay mo. Buhay mo, lahat. Ano na pala mo, wala, di ba? Alam mo, ang dami namin pangarap noon. Kasal, bahay, maraming anak, pamilya. Alam ko may babalikan pa ako eh. Ano pala ako, wala na, wala na. May iba ng taong nagbigay sa kanya. Lang yung buhay ito. Walang kwenta. Uy. Na! Hindi ko alam kung bakit ginusto ko pang makalaya eh. Eh wala na rin naman pala akong babalikan dito sa... ...yung buhay na to. Ay naku, kuya. Tama na yan. Ang kulit mo. Huwag ka kang makialam! Oh, bakit hindi? Ay, gusto mo, babalik ka sa kulungan. Ay, dalalang hindi mo nakalala yung anak ni Luisa. Ha? Ano sabi mo? Kuya, nung asa kulungan ka pa kasi, pumunta dito yun si Ate Luisa eh. Bakit hindi niyo sa akin sinabi? Ha? Eh, ayaw kasi nila, Nay, Kuya eh. Nay! Kuya! Kuya, huwag ka rin! Nay! Kuya! Kuya, patayin mo na, Nay! 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 Kuya! Ano? Pinilayas niyo si Luisa nung buntis siya? Ha? Ano? Wala kayong sasabihin sa akin? Ano? Anong gusto mong sabihin ko sa'yo, ha? Gusto mo ng totoo? Pwes eto! Di ba alam mo mulat sa pula ayoko doon sa babaeng yun, di ba? At gusto mo magdagdag ako ng palamunin dito sa bahay habang ikaw ay nasa kulungan? Hindi sinasabi ng palamunin! Anak ko yun! Ako nyo! At wala akong pakailang dahil yung anak na yun ay galing sa babae dahil ako bakit anak ko loob! Ano? Aalagaan ko yung buntis na yun! Dik-dik niya! Ano? Anong gagawin mo ngayon, ha, Ivan? Ha? Hahabulin mo? Pwede ba? Gamitin mo yung kakote mo! Hindi na yun babalik sa'yo dahil meron ng asawang mayaman! Tagaw mo sa bato! Hindi yan sasama sa'yo! Ano? Sumaksaktan? Sumaksaktan! Ha? Kuya! Kasi likod mo, hindi ka kasi! Ay, Nay! Lagi, lagi. Bunga nga mo, walang prena! Nay, ah! Wala ako kay Kuya! Alam! Sama kayo!
wala, ha? O wala, ha? Oh. Bilib ka na. O, sige. Ituturo ko to sa iyo bukas, ha? Pagkatapos, pakita mo sa mga teachers mo pagpasok mo sa eskwela. Sige. Tulog ka na. Good night, Papa Fred. Good night, Mama. Good night. Sige. Tulog na. Kumot ka, oh. Buti naman nakangiti ka na. Para kasing puro problema na lamang tayo eh. Hindi naman. Nakakatuwa lang kasi nakakasundo kayo ni Ronron. Hili ka pa rin sa bata, no? Kahit may edad na, no? You know, I've always wanted a son. Gusto ko sana magkaroon ng junior. Pero wala eh. Kaya nung pinanganak ni Stella si Jared, tuwan-tuwa ako. I thought he was going to be the son I never had. Kaso hindi kayo nagkasundo. Meron din akong kasalanan doon. That's why I'm hoping that this time I can be a perfect father figure for Ronron. Kung okay lang sa'yo. Oo naman. Ikaw ang asawa ko. Ikaw naman talaga ang dapat na tatay ni Ronron. Hindi ko nga titirahin yan eh. Hindi naman ako ate, ginagawa niyo akong ate. Pakawalan niyo lang kasi ako dito. Sir, inumin niyo na lang po to, please. How much this cost our company? Of course not. Dahil wala naman kayong pakialam kung saan nanggagaling yung bumubuhay sa inyo. As long as you get your monthly allowance, hindi nyo na alam kung saan nanggagaling yun. Get to your point, Allison. Ayoko na. I'm done with Luisa. Let's just accept na asawa na siya ni Lolo. What? Wala na tayong magagawa. Haven't you realized that? Nung mag-fail yung plano mo with Ivan. Unfortunately for us, solid ang relationship ni Lolo at ni Luisa. So just like that, you're giving up? Yes. Because at the end of the day, pumirma naman si Luisa ng prenup. So hayaan na lang natin siyang ma-enjoy yung privileges niya for now. Dahil kapag wala na si Lolo, everything will be gone. No. Hello? Oh yes, ito nga. What? Kuya! Kakarating mo lang ah. May dala ka na naman. Alis ka uli. Oo eh. Tsaka baka matagalan na muna ako. Ganon. Porket galit ka sa akin, hahayaan mo na lang kaming magutom dito dalawa ng kapatid mo. Ha? Hoy, Ivan! Baka nakakalimutan mo. Sino ba nagtsatsaga pumupunta sa kulungan para sa'yo at gawin yung pagkain mo, ha, Aber? Nay. Oh! Sige na, ikaw na. Eh di wow! Sige na, tama na yan.
Kaya mag-alala, magpapadala naman ako eh. Hindi ko kayo pababayaan. Mabuti naman! Basta doon na muna ako sa anak ko. Gagawa ko ng paraan para mabawi ko siya. Ay, nako! Sir Fred, talaga po bang aalis na kayo rito? Isasama niyo po kami? I'll let Luisa decide on that. After all, siya naman ang masusunod sa bahay na yun eh. Baka mas kailangan sila ni Stella. Tsaka kaya ko naman yung mga gawa sa bahay eh. Masusupungan ako nagsisilbi sa inyo. Luisa, ayoko namang mapagod ka sa kaalaga sa amin. Gusto ko nga kumuha ng yaya para kay Ron Ron eh. Para magawa mo lahat ng gusto mong gawin. Enjoy life, Luisa, habang bata ka pa. Pag-iisipan ko. Sige. You know, I'm really looking forward to moving to that house. It's really going to be a new life. Walang away, walang gulo. Just the three of us. Like a family. You could have died. Jared, please, get yourself together. Hindi ka makakalabas dito by misbehaving. Ipakita mo sa kanila that you're okay, na kaya mo, na maayos ka, para lang makalabas ka rito. I can try. Do it. Kailangan kita. Kailangan kita dahil sumuko na ang ate mo. Si Allison, she gave up on that woman. Hinayaan na niya ang babaeng yan na manalo. Wala na akong kakampi sa labas. I need you out. What? Bakit? Hindi pa ako tapos. Hindi ba ako tapos sa babaeng yan, ma? Pinasok niya ako dito, tapos huwag ka na lang yan. Kailangan niya pagbayaran yung ginawa niya, ha? I know, so, umayos ka. Pakita mo sa mga tao dito na pwede ka nang lumabas. Okay? Do it for me, hmm? Progressive school. We tailor field to child's education to their strengths and interests. We have small classes here. Makakasiguro po kayo matututukan namin ang inyong opo dito. Hindi ba si Apo? She's my wife's son. Anak po namin, si Ron Ron. Oh, I'm so sorry, sir. Sorry po. It's okay. I understand. Sige ba, kukuha na po ako ng mga ng form para po sa requirements. Oh, sige. Napipilapan nyo. Okay. Tapos pakilagyan na po requirements. Hindi nakalagay ang pangalan ni Ivan sa birth certificate ni Ron Ron? Noon pa kasi nagdesisyon na ako. Ayoko siya maging parte ng buhay ng anak ko. Papanindigan ko yun. Lapit mo na maging school yan, anak. Big boy ka na eh, di ba? Wow! Ang ganda naman ng school ko, Mama.
Nagustuhan mo, Ron Ron? Opo. Bata, sali ka! Sige. Sige, ano? Ikaw, taya! Taya ka, ha? Opo. Sabi ng principal, bibigyan daw nila ng nurse si Ron Ron. Yung day mag-check ng blood sugar niya, tsaka magbibigay ng mga gamot niya. Okay na pa sa'yo dito? Do you like the school for him? Kung di ka satisfied, we can go look for another one. Hindi satisfied? Fred, sobra-sobra to. Sobra-sobra to sa inaasahan ko para sa anak ko. Alam mo, nung na-diagnose ng diabetes si Ron Ron, wala ako ibang inisip kundi mga gamot niya. Hindi ko nga alam na makakapag-aral pa siya dahil sa kondisyon niya. Pero ngayon, wala na akong iniisip. Tinupad mo yung pangako mo sa amin na alagaan mo kaming dalawa ni Ron Ron. Maraming maraming salamat, Fred. You're most welcome. Taya! Taya! Taya, taya, taya! At yung nanay ko, napaaming ko na. Pinuntaan ako ni Luisa nung buntis siya. Para sabihin na magkakaanak kami. Kaya lang, wala ako eh. Nakakulong. That's a very sad story. Pero anong gusto mong gawin ko? Galit na galit sa'yo si Luisa dahil sa mga sinabi mo sa kanya. That's probably why she lied to you about Ron Ron. Walang iya naman. Kaya nga gusto ko nga tulungan mo ko eh. Gusto ko makita yung mag-ina ko. Gusto ko makita si Ron Ron. Gusto makita si Luisa. Sige na, gagawin ko na yung sinasabi mo. Susuyuin ko si Luisa. Pabawiin ko yung mag-ina ko. My name is Aaron Ignacio. I personal Alib. Ron Ron. Titi Stella. Hi! Ang galing mo, ha? Sige, maglaro tayo. Gusto mo? Apo. Sige, kunyari, ako ang teacher mo. I will ask you, what is your mother's name? Luis Ignacio. Very good. And what is your father's name? Papa Fred. Wrong. Papa ko yun. Gusto mo, sabihin ko sa'yo, ang tunay na pangalan ng tatay mo? Opo. Nung iniwan niya kami noon, nagdesisyon na ako na ako ang tatay yung ina at ama ni Ron Ron. I have to be frank with you, Mrs. Modesillo. Mahirap ipanalo ang kaso ni Ivan Meneses. But he's the real father of the child. Kahit wala siya sa birth certificate, kaya niyang patunayan through DNA, right? Pwede siyang lumaban, pero magiging mahaba ang proseso nito. Pero pwede. Huwag kang alis dito, ha? Hihil lang si Yaya, dyan ka lang. Kamusta ka na?